mayaman or mahihirap po, pareho lang po na may struggle. So isa-isahin po natin sa family. Wow, so sa ngayon, bagamat ako ay wala man pong pamilya, pero para na rin po akong mayroong pamilya. Bakit? Eh, siyempre po mayroon po tayong pinapaaral na estudyante. Ano? So, kagaya po ng aking sinasabi, ay hindi na rin basta-basta po yung aking responsibilidad, no, na binubuhat tong baga. So, sa mga pamilya doon naman po, of course, bawat isa po ay may tinatawag na struggle. Minsan, kailangan pa po na mga ibang bansa, si Mr. o si Mrs., para lang po matustusan yung pangangailangan. So, minsan, sabi ni Doc Dan, hindi po ako, sabi niya, against sa pag-abroad, pero dapat magkasama si Mr. at si Mrs. Kasi nga po, sa kasal, na sinasabi na hindi pwedeng paghiwalayin ng pera daw yung ano, mag-asawa, or hindi pwedeng paghiwalayin ng euro o ng dollar yung mag-asawa. So, dapat, kung mag-ibang bansa, ay dapat kasama, okay? So, kasi nga kung hindi magkasama, talagang minsan negative na yung kadugtong ng aking magiging kwento, ano? But guys, sa mga pamilyado po ay talagang may struggle po, no? So, so yun, pamilya number one. Next, ito na, pangkulihiyo. So, masakit-sakit po, no? Yung kami po sa province, talagang masakit yung pangkulihiyo na tinatawag kung walang nagsusuporta o walang may tawag ito, yung mga scholarship. So, ako, malapit na, no? Malapit na. So, dalawang kapatid ko ay Porter College, at yung isa po ay kaka-enroll pa lang sa criminology. So, by God's grace, talagang ano naman po, no? Ang Lord naman po mag-provide, no? Pero, yun nga, kailangan talaga ng mayroong yung financial, no? Struggling din po, okay? Next, pagkain. So, pag yung pagkain na po yung wala, talagang hindi na rin po maganda. Minsan yung iba naiisip, talagang naalala ko po, no, mga kapatid, mga ka-team influencer, tumawag yung nanay ko sa akin. Sabi niya, ang mais naton, sinya ginkawat. May nagkawat sa mais naton, or yung mais daw namin, ninakaw. May ano, may portion na kinuha. Pero sabi ko, huwag na kayong maingay, mag-ingay. Kasi sabi ko, talagang tagutong ngayon. Eh, siyempre, talagang gano'n na talaga minsan, pag gano'n na yung talagang gipit na, okay? So sabi ko, kung kinain lang naman, okay lang naman, maintindihan naman natin. Huwag lang naman yung harvestin at saka ibinta, no, no? At least, kunti lang naman ginuha, di ba? So pangkain lang po naman, okay? Struggling din po yung marami sa ating mga kababayan pagdating sa pagkain. So ayun, ito matindi. So reality po ito. So it's either mag-asawa or hindi pa mag-asawa, talagang may, minsan ito may struggling din, may mga struggle din po ganyan, ano? So si Mr., may nakita ng opportunity, hindi open-minded si Mrs. na po. So minsan, tinanong, may nagtanong kay Sir Chinky Tan, sabi niya po, Sir Chinky, maybe my boyfriend po ako. So advisable po ba, sabi niya, na ako po ay magkasosyo kami sa negosyo? Sabi ni Sir Chinky Tan, hindi. Bakit? Sabi niya, kasi may isang isyo pa eh. Nagdumadami yung isyo, okay? So, or sa mag-asawa, talagang ganyan din, no? So, thankful po tayo, no, sa mga mister o sa mga misis na supportive. At saka napaka-bless po natin kung yung mga partner, no, ay supportive. So, pag hindi, naku po, mahaba-habang discussion, okay? So, ito po ay reality, no? So, naalala ko po yung kaibigan, yung pastor, yung medyo matanda na. Yung kanyang misis, talagang medyo masabi natin, ano eh, siyempre in nature naman talaga daw siguro. Sabi po ng mga babae, no? So, kaming lalaki, mga lalaki, medyo tipid lang kami ng konti. Ngayon, magsalita, okay? Ngayon, sabi ng mister, ayaw niya kasi ng daming salita. Sabi ng mister, isulat mo na lang yung gusto mong sabihin. So pagluluto lang po naman yung pinag-usapan. Sabi niya, isulat mo na lang sa misa, sa papel, at iiwan mo na lang dyan. Babasahin ko na lang. So ayaw niya ng maraming ano po, salita. So yun, isa po ito sa reality. So, na po, ito pa, pang kabuhayan, no? So hindi lang po, no, pang office work. So may marami po, no, na mga struggle pagdating sa work, no? Ano kayong problema nito? Yung client or yung downline niya, no? So we don't know, okay? Pero talaga po, nasa pangkabuhayan, talagang may struggle, no? Yun, we are blessed. Bakit? Tayo po ay naturoan, no? Kung paano magpili ng mga i-market, no? Yung dapat na i-market, okay? So, it might be yung problema niya, internet connection, no? Pero, maraming factors po, no? So, pangkabuhayan po, yun, struggle po yan. So, maraming nag-ahangat na magkaroon ng kabuhayan, pero hindi naman naturoan, or hindi naman nagtanong sa mga eksperto. So, minsan, may raming nag-umpisa, wala namang magandang result. So, yun. Isa po ito sa mga reality.
ano pa? Ito pa po guys, no? So sa mga yun, paano na lang, no, kung yung pambayad sa bahay, wala tayong pinagkukunan ng ating mga ano resources natin, no, nagka-problema. So yun, mga house and car rentals, sa mga may sasakyan o motor na hulugan na binabayaran, talagang struggle din po ito, no? Okay? So yun, kuryente, tubig, internet at marami pa po, no, na mga klase na mga bayarin. So ito po ay reality, no, ng mga struggles ng bawat isa, no. For example, isa lang may trabaho, marami yung pinupuntahan ng bayad, no. So excuse me po. Okay? So dapat, no, malaki dapat yung ating kita para matustusan yung ating mga pangangailangan. So guys, ako binata, no, at sinasabi ko madalas yung aking sahod po ay nasa 25 o 24,000, pero napakahirap po mag-save. Bakit? May napakarami pong bayarin. So paano na lang, no, kung mayroon akong anak na 11? So mahirap po tustusan yung ganun, ano. So ito po ay reality, no, ng ating mga struggle sa buhay. Okay? So yun nga, sa buhay ko natin mayroong dalawang choices, pero it might be mas marami pa, no, pero piliin lang muna natin yung dalawa. Okay? So saan po ba tayo? Sa pagiging empleyado or pagiging negosyante? Of course, sa pagiging negosyante, may kaibahan po talaga ito, no, at saka yung isang empleyado. So marami po ang gusto ng malaking kita, kaso takot mag-negosyo. Hindi po masama ang pagiging empleyado. So yun nga, gawin lang po natin itong stepping stone. Kasi bakit? Kaya saan po tayo kukuha ng ating pang-membership? Saan po tayo magsisimula, no? Hangkat mayroon pa po tayong hindi pa po tayo kumikita sa ating business, ay kailangan po nating ingatan pa rin yung ating trabaho, no. So yun, para makaahon sayo sa kahirapan. So guys, sa MLM lang pwede dumubli ang kita, mga kapatid, ano. So yun, sa MLM po dinuturo talaga, no, yung unlimited income. So we're blessed. Bakit? Dito kay Graduan, unti-unti na po tayong nadadagdagan po yung ating mga learnings. Okay? So dapat dito po tayo sa mga trending, ano. So yun guys, ito po yung latest trending, no. So ang mga business po na related po sa technology, yun po yung makikita po natin na nangingibabaw. So yun, nag-evolve. So getting richer, nag-create ng mga billions. At ito pa guys yung maganda. Bakit? So kung ikaw po ay member ni Crowd1, part po tayo ng technology. So mga crowders, you are in the road to success now. So yun, sa ating mga guest, nasa road po tayo ng success, ano. Pero paano po tayo makarating doon? So of course, kailangan po nating sumakay. O kailangan po natin na tayo mag-decide para i-work out din po natin, no, kung paano tayo makarating sa finish line, which is yung success nating inaasam-asam. Sa lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first.